ba ng pangmalakas ang OOTD sa summer? Kung oo, samahan niyo ako sa paggawa nito. Napakadali nitong gawin at talagang magugustuhan niyo ito. Tara, samahan niyo ako. Simulan na natin. Kunin na natin ang ating mga gagamitin. Uunahin na pala natin front part ng skirt. Gumawa kayo ng chain at bilangin hanggang 6. Ulit-ulitin nyo ang bilang para hindi tayo sumobra sa ating pattern. Tandaan ang huling chain at mag-chain ng 8. Doon sa tinandaan yung chain, ilagay ang double crochet. Tapos mag-chain uli ng 5. Sa 2, 3, 4, 5. Milang ng 5 chain, pabalik at tuon mo sa 6 ilalagay ang ikalawang double crochet. Ulitin nyo lang ang pattern na ito hanggang sa matapos ang unang layer. Patapos na ang aking unang layer. Sa ikalawang layer, mag-chain ng 3. Baliktarin at mag-chain uli ng 5. Pagkatapos, sa ibabaw ng double crochet, sa unang layer, ilagay ang double crochet. Mag-chain uli ng 5 at saka mag-double crochet uli doon sa double crochet sa unang layer. Ulitin nyo lang ito hanggang sa matapos ang ikalawang layer. Ganon din ang gagawin sa ikatatlong layer. At ulitin nyo lang ito hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong haba ng skirt. Nga pala, mas maliit yung front part ng skirt kaysa sa back part ng skirt para yung string doon sa unahan makikita. Para sa gusto nyong sukat, i-ratio nyo lang na mas malaki yung back part kaysa sa unahan. Ito na yung aking nagawa. Sa last na layer, dito kayo gumawa ng single crochet. Sa malaking space, lagyan nyo ng 4 na single crochet at sa ibabaw naman ng double crochet ay isang single crochet. Ayan. Ulitin nyo lang hanggang sa pinaka edge nito. Pagkatapos nyo itong gawin, mag-chain ng 1 at ikot, lagyan ng single crochet uli yung unang single crochet hanggang sa matapos. Bale, dudublihin nyo lang yung single crochet para mas maging maganda yung output niyo. Ulitin nyo lang ang pattern na yon para sa back part ng skirt pero mas malaki siya kaysa sa harap. Sunod naman nating gagawin ay ang string ng skirt. Mag-chain lang kayo hanggang sa gusto nyong sukat ng string. Kailangan ay mas mahaba ito sa size ng inyong skirt. I-slip stitch nyo lang hanggang sa matapos. Nasa last part na nga pala ako ng string. Gupitin ang thread at ibuhol ang dalawang thread na ito. Gumawa pa kayo nito ng 2. Yung isa para sa waist ng skirt. Ito, ilalagay na natin ang string. Sundin nyo lang yung paggawa ko dito. Single crochet lang ito hanggang sa matapos. Isilid nyo yung string sa single crochet. Ayan. Gawin nyo ito hanggang sa dulo.
Pagkatapos, kunin nyo yung back part ng skirt at saka ganun din ang inyong gagawin. Tutukan nyo lang ang video kasi hindi pa ako masyadong marunong magturo. Pasensya na po. Ang ginawa ko ay single crochet tapos chain ng isa, single crochet, chain ng isa. Pasensya na po sa nangingitlog na manok ang ingay niya. Kinuha ko na yung back part at ganun din ang ginawa ko. Mag single crochet ng isa. Ayan. Pagkatapos, chain ng isa, single crochet ng isa, chain ng isa, single crochet ng isa, chain ng isa, hanggang sa dulo. Patapos na nga ako at ito yung ginawa ko para madugtong yung dalawang part. So, ito na siya. Ayan. Ito pa pala tapos. Tapusin ko lang. Ayan. Pantayin nyo lang siya para mas madali siyang itay. Ayan, kumuha na ako ng karayom at saka sinulid na kakulay ng aking thread. Tapos, sundan nyo lang ito kung paano tumahi. Magkita tayo pagkatapos nyo nang matahi yung dalawang string ng skirt. Ibuhol o itali nyo muna. Pagkatapos, tahiin nyo na. Ganyan ang ginawa kong pagtahi. Ayan. So, ayan. Tatahiin ko muna ito. Pagkatapos, babalikan ko kayo. Patapos na nga pala ako dito sa isang string ng skirt. Ayan. So, ganito na. Pagkatapos nun, ganito na ang magiging itsura ng ating skirt. Lalako muna. Ayan. Ayan. Ibuhol nyo lang yung dalawang thread na iyan. At itago yung sobra. So, ito na yung itsura ng tapos na saka yung kabila. Tapos na rin. Lagyan ko na ng string. So, sa waistline, dito naman tayo magtatahi. Yung ginawa ko dito is double crochet ko lang siya at hanggang sa matapos. Anim na layer ata yung ginawa ko ditong double crochet. Sundan nyo lang ang aking pattern. So, ayan, patapos na yung unang layer ng aking double crochet para dun sa waistline ng skirt. Slip stitch nyo lang yung dulo. Ayan, tapos mag-chain ng tatlo at saka double crochet naman hanggang matapos ito. Apat na layer lang pala yung nagawa ko. Pasensya na. So, itong string naman, diba tatlo yung pinagawa kong string. Yung isang string para iyon sa waist para ma-adjust nyo yung measurement ng waist. Ayan, in out nyo lang ito hanggang sa matapos. Hanapin nyo nga pala muna yung center ng inyong skirt. So, ito na siya. Ayan. Diba maganda? Pwede na rin ito pang cover up sa two-piece nyo or sa one-piece. So, dito naman tayo sa top ng
turn on natin. Ayan. Kaya pa ba? Tara, gawa na tayo. Mag-train lang kayo ng hanggang 17. Pagkatapos, mag-double crochet kayo sa ika-apat na chain. Bilangin nyo pabalik. Ayan. So, gawin nyo yan sa lahat ng chain. Tapos, sa last na chain, dun kayo mag-a-add para sa increase ng ating bra. Ayan, bibilisan ko na ha, para umabot tayo sa dulo. So, dito sa dulo, nilagay ko dito sa unang layer ay... So, ito na nga pala magiging gitna ng ating bra. Naglagay ako dyan ng tatlong crochet, tapos nag-chain ng isa, tapos tatlo ulit. Bali, anim lahat na double crochet dun sa isang chain. Tapos, single crochet na lang sa lahat ng chain na natira. Ayan. Tapos, mag-chain lang kayo ng tatlo para sa ikalawang layer. Mag-double crochet lang kayo hanggang dun sa unang anim na double crochet sa gitna. Ayan. So, ito na yun. Ayan. Dalawa yung ilalagay nyo para sa increase ng ating bra pad. Ayan. Tapos, ito nga pala ay dalawa, tapos isa, tapos dalawa ulit. Pagkatapos, sa gitna, ay mag-double crochet, tapos chain ng isa, double crochet ulit. Bale, dalawa lang yung double crochet dito. Dalawang double crochet, sundin nyo lang yung kabilang pattern. Ayan, tapos isang chain. Tapos, dalawang chain. Katapos ng increase na yan, ay isang, tigi isang double crochet na bawat loop. Hanggang sa ito'y matapos. Sa ikatatlong layer nga pala, hindi na tayo mag-i-increase. So, tigi isang double crochet na lang kada loop. Pero sa gitna, ang ginawa ko ay dalawang double crochet, tapos isang chain, tapos dalawang double crochet. Tapos, yung natira is tig-iisang double crochet na kada loop. Sa ika-apat nga pala ng round, dito naman tayo mag-i-increase. Kita na lang tayo sa ika-apat na round. Sa ika-apat na round, mag-i-increase tayo dito. Hanapin nyo lang yung unang dalawang double crochet. Ayan. Yung una dyan, doon yung ilalagay yung dalawang double crochet para sa increase ng ating ika-apat na round. Ayan. Dalawa dyan. Kita nyo naman. Ayan. Dalawa dyan. Tapos, isa, dalawa, hanggang doon sa gitna. Sa gitna naman, maglagay ng dalawang double crochet sa ka-chain ng isa at dalawang double crochet.
Pagkatapos, gawin nyo yung kabilang part para yung sa kabila. Isang chain, tapos dalawang chain, isang chain, dalawang chain hanggang doon sa last na increase. Ito na yung last na increase, tapos mag single double crochet na lang kayo dun sa bawat loop. Sa limang round, di tayo dito mag-increase. Ayan. Pero sa gitna, dalawang double crochet, isang chain, dalawang double crochet. Nasa ika-anim na round na tayo. Dito, mag-increase pa tayo. So, hanapin nyo lang uli yung may dalawang double crochet sa isang loop. Pagkatapos, yung unang double crochet na yun, dun kayo mag-i-increase. So, dalawang crochet, isang crochet, ganun pa rin yung pattern nito. So, ayan na yung dalawang double crochet. Ayan. Hanapin nyo lang yung pantay. Dalawang double crochet, isang double crochet, dalawang double crochet. Sa gitna, ganun pa rin. Dalawang double crochet, isang chain, dalawang double crochet. Tapos, kabila, ganun din yung gagawin ninyo na increase. Para pantay. So, tapusin ko na muna ito. Sa ikapitong, ikawalong round, di na tayo mag-i-increase. Bale, sa gitna na lang ay dalawang double crochet, isang chain, dalawang double crochet. Ayan. So, tapusin na natin muna ito at babalikan ko kayo para dun sa susunod na pattern. So, ito na siya. Yung ating pad. So, huwag nyo munang ikakat yung thread natin. At mag-chain na kayo ng tatlo. Tapos, double crochet sa bawat loop para ito sa patali ng ating bra sa harap. So, depende na sa inyo kung gaano yun kakapal. So, akin, nilakihan ko para mas maganda siyang tignan. Sa ikalawang round, mag-chain lang kayo ng tatlo at double crochet uli sa bawat loop. So, ayan. Binibilang ko pa yan. Katapos, ayan. Tatlong chain. Tapos, double crochet sa bawat loop. Gagawin nyo ito hanggang sa gusto nyong haba. Akin kasi, pinahabaan ko talaga para maging two-way ko siyang masuot at pwede mo siyang i-wrap around sa inyong katawan. So, depende na lang sa inyo kung gaano siya kahaba. Tapusin ko na muna ito at babalikan ko kayo para sa susunod nating gagawin. So, ito na siya. Ayan. Tapos, gawin nyo na rin yung isa pa nitong kapares. Ayan. So, itong ginatahi ko ay back part na ito ng ating bra. Chain ng tatlo. Tapos, double crochet ng dalawa. Tapos, mag-chain kayo ng dalawa. Tapos,
Ayan, sundan nyo lang yung pattern kasi napabilisan ko pala. Ayan. Alam ko kaya-kaya nyo yung gawin. So, ayan lang yung pattern. Tatlong double crochet. Parang window yata ito eh. Ayan. Sa second layer, ganyan din. Window lang. Ayan. So, tatlong double crochet, dalawang chain. Tatlong double crochet, dalawang chain. Tapos, alternate nyo na lang pag gumawa kayo ng other layer nyo. So, dyan. Ayan. So, gawin nyo ito hanggang sa sukat ninyo sa likod. Ayan. Tuturuan ko naman kayo kung paano ito ikabit dun sa isa pa niyang bra pad. So, ito na siya. Napahaba ko na. So, kabit na natin yung isa. Ayan. Tahiin nyo lang yan. Nang ganyan. Ayan. So, ganyan ko lang siya kinabit. Sundan nyo na lang. Dahil hindi ako marunong magturo kung paano ito. Kaya sa video na lang kayo tumuto. So, pagtapos nyo na nga ikabit ito, ayan, patapos na ako. Pasensya na at nawala sa video, hindi ko na nakita yan. Ayan. Ayan na siya, nakabit na siya. Ayan. So, pagkatapos nyan, so, ayan. Ganyan na magiging itsura niya. Malapit na itong matapos. Tutok lang. So, ito yung ginawa ko dun sa edge ng bra. So, magiging ano siya na ang paalon-alon na design yata ito eh. Mag-chain lang kayo sa simula. Ayan, ng isa. Pagkatapos, double crochet ng anim sa isang loop. Anim sa isang loop. So, ayan. Ayan, makikita nyo yan sa video. Katapos nyan, mag-skip kayo ng dalawang loop at saka ilagay yung single crochet doon sa ikatatlong loop. Pagkatapos, skip kayo ulit ng dalawa. Tapos, skip kayo ng dalawa. Ayan, sa ikatatlo, yun yung nilagay. Ang double crochet, ang anim na double crochet. Ayan. So, gawin nyo lang ito hanggang doon sa kabilang pad. Wala nung nasa gitna na ay ayan, may single crochet ako dyan. Ayan. Sundan nyo na lang. Ang hirap ipaliwanag. Ayan. So, ayan. Timbangin nyo lang. Ayan. At tapos nyan, gawin nyo ulit yung pattern kung paano nyo yung ginawa sa kabila.
At nasa back part na nga tayo ng ating top. Ayan, ganun rin ang ginawa ko dyan. So, ayan. Nakikita nyo dyan kung saan ko yan nilalagay. May mag 6 na double crochet. Tapos, sa isang window, single crochet. Tapos, dun sa susunod is 6 na double crochet. Sa window, isang single crochet. So, hanggang sa matapos na yan. Tapusin ko na muna ito. Tapos, sa ibabang part naman tayo ng ating bra. So, ito na siya. Tapos na. Ayan. Sa ibabaw pa lang yan. So, sa ilalim, ganun din yung ating gagawin. Pero, ito ay lalagyan muna natin ng single crochet. Ayan, para mas maganda siyang tignan. Ayan. So, single crochet lang kayo dyan. Hanggang doon sa kabila. Ayan. Dalawang single crochet lang ito. Kada isang double crochet, dalawang single crochet yung ilalagay ninyo. Hanggang dyan. So, ayan. Dito naman sa part na ito ng ating bra. So, kailangan natin mag single crochet dun sa ayan, hindi ko ma-explain, tignan nyo na lang sa video na yan, dyan ko nilagay yung single crochet, ayan. So, tapos dalawang double crochet, tapos isang single crochet dun sa loop. Doon kasi sa sa bra na part is hindi ko na siya nilagyan para mas fit doon sa ating katawan yung cup ng ating bra. Dito sa likod kailangan ko tong lagyan para hindi siya masyadong lumiit. Baka kasi mas lumiit siya sa size na gusto natin. Kaya dun sa dalawang bra pad lang yung hindi ko nilagyan yung loop ng single crochet. So, ito naman ay paglalagay ng paalon-alon na design. Ayan. So, nag-chain 1 lang ako dyan. Tapos, skip the 2 loop. Then, sa ika-third na loop, dun yung lalagay yung 6 na double crochet. Ganun pa rin yung pattern, katulad ng kanina. Ayan. So, gawin nyo lang ito. Uulitin nyo lang yung pattern hanggang sa matapos na tayo sa ibabang part ng ating bra. So, tapusin na natin. At patapos na nga ako sa ating ilalim na part ng ating top. So, gagawin naman natin is yung patali sa leeg. So, ayan. Patapos na yan. At natapos rin. So, lock nyo na lang at gupitin yung sinulid. Tapos, itago nyo yung excess na sinulid. So, ito na yung string ng ating patali sa ating leeg. Ayan.
Gumawa lang kayo dito ng limang double crochet ata. Ayan. So, every layer, ganun lang din yung inyong gagawin. Double crochet lang kayo hanggang sa umaba. At pwedeng matali siya sa likod. So, ayan. Habaan na lang natin. Ganito rin yung gagawin nyo sa kabila. So, ayan. Tara. Tapusin na natin. So, pwede nyo pala itong lagyan ng pad kung gusto nyo. Pero dito, hindi ko na nalagay kasi wala akong ngayong available na pad. Yung padding. So, ayan. Itago nyo lang uli. At patapos na nga natin itong gawin. So, ito na, ipapakita ko na yung ating ginawang terno. So, ito na yung top. At ito na ang ating terno pang OOTD para sa summer. Papatingin sa inyo yung syota ng iba dahil ito ay pang malakasang beachwear. Salamat sa panonood. Please like, subscribe, and comment below sa gusto nyo pa nating gawin. Salamat!